pesos para makapag-umpisa ng negosyong ito na patok para sa Valentine's Day. Ayan na, oh, may nakalagay na dito. I love you. Yeah! Ito na mga kabusan ako. Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kaya eto na po ang aming ibibigay na pwedeng ipangregalo para po sa selebrasyon ng araw ng mga puso. Kapuso talaga. Kasali din naman. Kung ikaw po ay may nagugustuhan, may nililigawan, may crush. Ayan! Perfect na perfect po itong napaka-creative na pagkaagawan nito. Dahil sigurado tayong may pag-asa kang mapasagot ng iyong apple of the eye, mga kapuso. Mula sa simpleng bouquet ng mga bulaklak, bakit nga naman hindi gawing mas useful at practical? Bakit hindi mo sila regalohan itong tinatawag nating flower puto? O di kaya flower kutsinta, mga kapuso? Anak ko, paano nga ba nila nagagawang flower yung itsura ng kanilang puto? At syempre perfect na ngayong Valentine's Day, ile-level up na yan. Kasama ko ngayon, at syempre ituturo sa atin ng technique si Ma'am Mercy Dumanhog. Good morning, Ma'am Mercy. Ma'am Mercy, eto na ang technique mo. Paano po yung proseso ng ginagawa mo rito? Okay, pinagsama-sama ko po dito ang mga dried ingredients. Harina, asukal, cheese, and then baking powder. Okay. Tapos, ilalagay po natin ang ating mga wet ingredients. Okay. Milk. Milk. Water. Water. Okay. Just keep stirring. Ayan. And then the eggs. May egg. Ako. Tapos, okay, stir po natin hanggang sa well-incorporated na po sila. Yun lang, kailangan lang talaga well-incorporated. Yung mga ingredients na hinahalo po Opo, ninyo. Make sure na there's no more lumps. Meron po ba yung ano, ma'am, parang ma-overmix, undermix, wala ka namang ganong factor dyan? Sa akin po, as long as yung ganito na po yung texture niya, at okay, wala na siyang lumps, okay na po. Ayun! Hindi po natin dapat i-overmix dahil magpapasok yung air. Ayun! Magkaka-bubbles. Medyo magiging parang mabuhaghag yung ano, or mahangin. Apo, tapos okay, lalagay din natin ang ating butter. Butter, okay. And next po ay ano? So halo, guys, walang masyadong komplikasyon po yung paggawa. Super halo lang po lahat ng ingredients. Gano'ng katagal ang parang masasabi mo na hindi overmix na pag-mix, ma'am, yung ganyan? Ganito lang po, mga 1 to 2 minutes. Ayun, okay. So okay na po preparation. Yan. Saka ilalagay yung ating? Lalagay po natin ating food color. Ayan, okay. Ayan, stir hanggang po sa ma-achieve natin yung ating gustong kulay. Siyempre, dahil ang love mat ay kulay pula, pula po ang ilalagay. Okay, and then, eto lalagay na siya. Lalagay na po natin siya sa molde. Opo. Ay, pakita lang natin, ma'am, ha? Yes. May kita niyo po yung kanilang molde. Ayan. Hugis bulaklak talaga. So, ito ay nabibili po ninyo. Saan po ninyo ito nabili? Sa mga supermarket. Opo, meron din po dito, pero ito po sa akin, galing Dubai. Ay, galing Dubai. Naku, good luck sa atin. Okay, ayan mga kapuso, at least na makikita natin na kaya nagiging hugis bulaklak, eh kasi nga yung kanilang molde ay hugis bulaklak. Perfect na perfect. Ayan, okay. And then, ito ay steam na. Opo, ilalagay po natin sa steam. At sa steamer. Mercy, natin. Steam po natin for about 5 to 10 minutes. Okay. At syempre, meron na po tayong na-steam. Para lang makita nyo yung meron na po tayong finished product. Pwede okay na po ba yan, Ate Mercy? Okay na po ito. Ayan. So, paano po bubuksan? Ito. Paano po natin bubuksan yan, Ate Mercy? Ito. Ayan. Okay. Okay. Papakita ito lang po namin sa inyo. Ayan. Tapos, Ayan. Ate Mercy. Ay, ang ganda! Ang cute! Ito, diba? Okay, sa mga kapuso natin na gusto pong magnegosyo nito, Ate Mercy, 1,200 ang pwede nilang puhunan. Opo. Magkano po nila, magkano po yung kikitain nila dito? Okay. Magkano po yung kikitain? Sige po. Sa 1,200 po, makakagawa ko ng 200 pieces na kutsinta. Na puto. Na kutsinta, okay. At tapos yung puto ay mga about 375. Okay, magkano mo pwedeng ibenta yon, Ate Mercy? Sa lahat-lahat po, nabibenta ko siya ng nasa 1.8. Per piece, magkano siya, if ever? 6 pesos po. Ayun, mga kapuso. At ang shelf life nito ay umaabot ng how many days? 2 to 3 days, mga kapuso, days ang shelf life. Siyempre, advisable yan kung room temperature. Pero pwede ba siya ipasok sa ref if ever, Ate Mercy? Pwede po. Pwede, mga kapuso. Mas tatagal po siya. Tapos pwede mo siyang steam ulit para mas maging soft ulit. Opo, pwede. Better po yun, mga kapuso. Ayan!